様の拳など、かほどにも効かんわい。お前は、もう死んでいる。何？そうは巧みできぜぶ。お前は、もう死んでいる。お前は、もう死んでいる。お前は、もう死んでいる。お前は、もう死んでいる。お前は、もう死んでいる。お前は。Okay, on this vlog, turuan ko sa inyo paano ako naghuhugas ng bike, yung quick na hugas lang. Hindi to yung detailed, let's say, nag-ride ka, medyo madumi, medyo maputek, pero hindi mo talaga gusto kalilinis mo lang or kaano mo lang ng chain. I'm going to do a quick wash. So ito yung mga ginagamit ko. It's a good thing na mag-invest kayo sa magandang klase ng brush, like ito, park tool na brush, para malinis nyo yung mga singit-singit ng inyong bike. And maganda kung gumamit kayo ng specific na shampoo, yung bike, pang bike wash, but syempre medyo mahal lang Mac off and bihira yung katulad ko, but you can use the car shampoo. Okay, huwag kayong gagamit ng mga Joy or dishwashing liquid. Alam nyo kung bakit, masyado siyang matapang, harsh para sa pintura. Use car shampoo kasi itong mga ganito, kung wala kayong pang specific na pang bike na shampoo, you can use car shampoo kasi pwede naman siya and hindi siya masyadong harsh sa pintura. Okay, ang goal natin dito matanggal lang yung dumi, mabilisan lang na hugas. And yan, katulad ngayon, aalis kasi ako, so hugasan ko man itong bike na to. Matatambak siya na matagal eh. And again, sa mga brush, invest kayo sa magandang klaseng brush para hindi rin magasgas yung bike nyo. Like this one is para sa gulong and sa rims. Ito sa katawan, ito yung sa mga singit-singit para ano. Napakasulit na investment to. I think wala pang 1,000 pesos itong set ng brush na to. So this will be just a quick wash, pantanggalan ng dumi at pawis. Kasi ako pawisin ako, so ayoko ma-stuck yung pawis na sa bike ko. So ayan, medyo madumi yung bike dahil mambon. Konti lang naman. And kaya ako siya huhugasan more on sa pawis eh, dahil pawisin ako. So ayan, iwasan lang natin na mastakan ng pawis. Ayan. First, what I would do is maglalagay ako ng car shampoo. Ayan, sa bucket. Okay, Gary, huwag mo inumin yan. Shhh! No. Huwag mo inumin yan. Ay, si Gary. And then, pagbubulay natin. Bulana, diba? Bago ko hugasan yung bike, binabanlawan ko muna para matanggal yung mga dumi sa singit-singit niya. Ayun yung dalawang pasaway. So, katulad niyan, mga ali-alikabok, ay mga lupa-lupa, putik-putik, tanggalin mo natin yan. Hindi naman siya high pressure, so hose lang, so okay lang. Yung ayan. Harry boy, listen. So yung power meter ko naman is waterproof, so okay lang yun. So ngayon, napasaan nyo na, matanggal na yung mga malalaking semento or lupa. Pwede nyo nang sabunin. Gamitin yung brush at ano. Ayan. Ba nag-umpisa kayong maghugas, unahin nyo muna yung frame, handlebars. Kasi hindi masyado madumi ang mga yan eh. Kaya panghuli nyo na yung mga gulong. Kasi sigurado pag hinugasan nyo yan, magiging madumi na yung tubig nyo.
sabunan natin. Pwede nyo mag-expand din time sa kadena, brushin nyo lang din. Pero kung hindi naman masyado madumi or hindi pa siya time para linisin talaga, pwede namang ganyan lang, sabunin nyo lang din. Banlawan na natin yung bike. So, ginagawa ko, tinatakta ko yung bike pagkakatapos ng wash. So again, that's a quick less than 5 minutes bike wash. Gawin nyo yan pagka ginagawa ko yan every other ng ride nyo, pwede nyo gawin yan pagka hindi masyado madumi naman yung bike. Hindi ko rin palagi hinuhugasan yung bike kasi I think masama rin pag laging basa yung bike. So ako, isa lang yung bike ko na minemaintain. Every other ride ko hinuhugasan. At nag-ride naman ako halos every other day eh. So mga once or twice a week ko hinuhugasan yung bike ko. Unless na pag talagang galing sa ulan or umulan talaga, yan, pagdating na pagdating ko, babanlawan ko agad yung bike. Kung hindi ko man siya, kung sobrang pagod ako, hindi ko siya kayang linisin talaga ng malinis, huhugasan ko man lang siya, tatanggalan ko man lang ng putik. So yan, sana nagustuhan nyo yung tip and huwag nyo makakalimutan mag-like and mag-subscribe sa aking YouTube channel. At eto si Tofu, dumaan. So thank you for watching guys and go vegan! Oh my god, oh,